Iyo po ang lahat. Noon ay purihin, nalan niya ay dakilain. Ang inoon ay purihin, nalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin nino man kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang yaong masasamay
mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginoon, hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang, ang paako'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa akin Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong mga tainga? Nakalimutan na ba ninyong nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian yung katabi, pakibati ng good morning. Tanong ni Jesus sa Ebanghelyo sa mga alagad, wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong mga tainga? Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, may mata po ba at may mga tainga? Meron naman. Yan. Naninigurado lang po. Sa ating Ebanghelyo po, ang pinaka-itinuturo sa atin, ang pinaka-ipinapahayag sa atin ngayong araw ay bawasan natin yung pag-aalala at dagdagan yung pag-alala. Uulitin ko po,
ang itinuturo sa atin ng Panginoon sa ating ebanghelyo, bawasan ang pag-aalala, dagdagan ang pag-alala. Ano po yung aalalahanin natin? Aalalahanin natin yung mga kilos ng Panginoon sa ating buhay simula hanggang sa ngayon, at makikita po natin na yung Diyos tunay na gumagabay, tunay na hindi nagpapabaya, tunay na nandyan, tinutulungan tayo sa bawat araw ng ating buhay. Bakit po natin babawasan yung pag-aalala? Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin si Jesus, parang napaka-frustrated na sa kanyang mga alagad. Bakit? Kasi sobra silang nag-aalala. Isa lamang yung tinapay na dala nila. Yun yung pinag-aalalahanan ng kanilang tagpo, ng kanilang istorya sa ebanghelyo. Lubos silang nag-aalala kasi para sa kanila, kulang ito para sa atin. At si Jesus, para bang sinasabi niya, hindi niyo pa ba nakita yung mga ginawa ko nung nakaraan? Hindi niyo ba naalala? Hindi niyo ba nakita? Hindi niyo na ba napakinggan? Hindi niyo ba naranasan yung aking mga ginawa bago tayo dumating sa tagpong ito? Ang dami ko lang ginawang mabubuting bagay. Nagparami ako ng tinapay para sa 5,000. Nagparami ako ng tinapay para sa 4,000. Pinapakain at pinupunan ko yung mga pagkukulang at kakulangan ng mga tao. Hindi pa ba kayo nakauunawa? Hindi nyo pa rin ba naiintindihan na kapag kasama ninyo ako, hindi nyo kailangang mag-alala. Ang kailangan nyo ay magtiwala. Yun po yung paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Sa mga pagkakataon na marami tayong alalahanin sa buhay, okay lang po na mag-alala. Pero wag sana tayong maiwan sa pag-aalala. Dahil anong mangyayari kapag naiwan tayo sa pag-aalala? Kung minsan, hindi na natin maiisip na gumawa ng paraan. Maiiwan na lang tayo sa pag-aalala at mawawala na tayo ng gana para magsumikap na maghanap ng solusyon para sa ating mga problema. Ano pong imbitasyon sa atin ng Panginoon? Katulad po ng sabi ko kanina, bawasan natin yung pag-aalala at dagdagan yung pag-alala natin sa mga mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay maraming alalahanin ngayon sa buhay, maraming problema, maraming pagsubok, ang imbitasyon sa atin ngayon, alalahanin natin kung paano tayo itinaguyod ng Panginoon, paano niya tayo tinulungang mapagtagumpayan yung mga dati nating mga problema at pagsubok. Paano tayo binigyan ng kapayapaan noon ng Panginoon sa ating mga alalahanin sa ating mga buhay. Napakahalagang imbitasyon sa araw na ito ay alalahanin yung kilos ng Panginoon sa ating mga buhay. At ano pong magiging magandang paraan sa pagpapaalala sa atin ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay? Sa pagdadala ng mga alalahanin natin sa ating mga panalangin. Sa pagpapasalamat din sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Yung panalangin po ay isa sa mga mabisang paraan para tayo ay makakolekta ng alaala natin sa Panginoon. Alaala na magbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas para lumaban patuloy na magkaroon ng pag-asa sa bawat pagsubok na kinakaharap ng ating mga buhay. At yung pag-alala natin sa kabutihan at pagtataguyod ng ating Panginoon, nawa ang epekto sa atin ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa Kanya na walang tinawag ang Panginoon na Kanyang pinabayaan. Walang tinawag ang Panginoon na Kanyang iniwan, palagi Niyang sinasamahan at ginagabayan. At nawa itong pag-alala natin at pagkapit ng buong pagtitiwala ay magtulak sa atin para magsumikap na gumawa ng paraan
para maibsan at mapagtagumpayan yung ating mga pagsubok sa buhay na ito. Minsan po sa isang event po ng ating simbahan, ako po ay naging parte ng tumutulong mag-organize at meron pong isang pangyayari na hindi namin inaasahan. May isang lugar na pagdadausan ng aming talk na hindi maayos, may sira. Yung mga kasama ko sa organizing team ay lahat sila ay nag-aalala. Lahat sila naghahanap ng masisisi. Lahat sila naghahanap ng pwedeng, kung kanino pwedeng ibaling yung naging problema, kanino pwedeng isisi. At may isang boses na nagsalita, oo, marami tayong problema, marami tayong pwedeng sisihin, pero baka pwedeng tingnan natin kung ano yung pwedeng nating maging solusyon sa problemang kinakaharap natin sa ngayon. At tunay nga, nung may nagsalita, may nakakita na pwedeng maghanap ng solusyon, nagawa ng paraan para matuloy yung event na iyon. Nagawa ng paraan dahil may nakakita na pwedeng maghanap ng solusyon. Hindi siya naiwan sa pag-aalala dahil sa problema. Nakakita siya ng solusyon sa kabila ng problema. At naidaos ng maayos yung talk para sa mga Katoliko na attendees nung event na iyon. Ano pong paanyaya po sa atin, mga minamahal kong mga kapatid? Yung paanyaya po sa atin ay huwag tayo talagang maiwan sa ating mga alalahanin dahil meron at merong paraan para masolusyonan yung mga bagay na kinakaharap natin. Meron at merong paraan ang nagkakatalo lamang kung saan tayo nakatingin, kung saan tayo nananahan, sa alalahanin ba o sa solusyon. At mag-uumpisa ang magandang solusyon sa ating mga buhay, ibabalik ko po kayo sa ating poong Jesus Nazareno. Manalangin, alalahanin palagi yung kanyang kabutihan at pagtataguyod sa ating mga buhay. Alalahanin na mayroon tayong makakapitan sa ating pananampalataya, kumapit ng buong pagtitiwala sa Kanya dahil hindi siya magpapabaya. At pagkatapos na umalala at magtiwala, tayo ay magsumikap na gumawa ng paraan dahil yung Diyos magbibigay ng sapat para sa ating mga pangangailangan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway, maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayong lahat naway, magpakita ng malasakit sa mga matatanda
mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo. Maibiging Ama, akayin mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo nang may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ito alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasama iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kahit di malinaw yung patutunguhan, kahit di matanaw ang kinabukasan, huwag mamba, lagi kitang pangungunahan. Magtiwala ako'y sundan. Lahat ng takot mo'y aking naranasan. Lahat ng hirap mo'y aking naraanan. Kailan ako di naasahan? Kailan kita pinabayaan? Magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa liigalig, hindi kita padarakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na. Kahit di malino aking kalooban, umakitin ang pinatatahak kong daan. Asahan mong kapayapaan, matatamos sa hantungan. Magtiwala ako'y sundan. Huwag mangamba, huwag mabalisa, huwag mabahala. Sa liigalig, hindi kita padarakma. Manalig ka, magtiwala at mapayapa. Pag-ibig ko, kalasag mo'y sapat na. Pag-ibig ko, kalasag mo'y
sapat na. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga grupo o samahan ng ating simbahan sa ating unang Lenten Recollection ngayong gabi, February 13, Martes, sa ganap na ikapito. Dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Jesus Madrid, ang ating pong parochial vicar. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, ikapito ng umaga hanggang 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin ng ating poong Jesus Nazareno, huwag tayong maging magaling sa pag-aalala. Bawasan ang pag-aalala. Dagdagan ang pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Dagdagan ang ating pagtitiwala sa ating poong Jesus Nazareno. At dagdagan ang ating pagsusumikap sa ating mga buhay upang tunay nating masolusyonan at mapagtagumpayan anuman ang pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.